Hello, hello. Welcome back po sa channel natin, mga boss. Dito na naman po tayo, nagbabalik. Meron po tayo dito ngayon, microwave oven. Try natin. Ito, lagyan natin ng tubig. Kasi ang complain ng may-ari, kahit anong pagkain daw ang ilagay niya, hindi raw nainit. Kaya't samahan nyo po ako, troubleshoot natin. At isishare ko rin po sa inyo kung paano i-check yung high voltage niya, kung gumagana ba o hindi. Kahit sa mga bago lang po sa channel na to, please subscribe at pakit na rin po ang notification bell para ma-update kayo pag may mga bago tayong upload video. Ayan, tapos na. Tingnan natin kung uminit nga ba yung tubig na nilagay natin. Ngayon po, wala pong pagbabago, malamig pa rin siya. Ni hindi man lang uminit kahit konti. So, umpisan na po nating i-troubleshoot. Set po natin yung multi-tester natin sa times 1. So, unahin po natin i-check yung sa fuse niya sa high voltage. Ito po yung fuse niya sa high voltage supply niya. So ayan, okay po siya, buo po siya. Sunod natin tong capacitor, high voltage capacitor. Set natin siya sa 100K times 100K. Calibrate muna natin. Ayan. So check na po natin yung high voltage capacitor niya. Makita nyo siya, papalo, pumalo, tapos unti-unting bumabalik. Mataas po yung settings natin, kaya mabagal bumalik. Try po natin sa reverse. Ayan. Ayan, bumabalik siya, mabagal lang. Buo po yan. Try natin siya sa times 1K para makita natin kung hindi natin makikita mabilis lang bumalik yung palo niya. Kumbaga pitik lang siya. Ibig sabihin, buo po yun, walang short. Ayan. So, ibig sabihin, buo po yan. Sunod naman natin yung sa high voltage diode niya. Ito po yun, konektado po siya sa capacitor at sa ground. So, check po natin siya. Ang settings natin is 100K times 100K. Kung mapapansin nyo, hindi po siya masyadong konti lang yung palo niya. Sa around 500 lang. Kahit nakaset tayo sa 100K times 100K. Kasi high resistance po siya. Ayan. Pag ni-reverse naman natin, wala tayong masusukat. Kasi pag may nasukat tayo dyan, leak na po siya, kaya shorted. Kaya buo po siya. Sunod naman natin itong magnetron. Kalasin natin at tingnan natin kung baka may basag yung magnet niya. So, ayan, natanggal na po natin. Titingnan natin, parang okay naman siya. Buo naman yung magnet niya. Yung heatsink pin niya, okay naman. So, titingnan mo, parang buo. Subukan po natin i-tester kung may short siya. Kung sa ano niya. Body to filament.
Ayos natin para makita sa camera. Set po natin sa times 1. Element niya okay naman. Try natin kung may short to ground. Okay naman po siya. Yung kunti tester natin, okay naman po siya, pero ayaw uminit. So ang gagawin po natin ngayon is tingnan natin kung gumagana yung high voltage niya. Kasi kung titingnan natin to, niya okay naman. Magnet niya buo naman. So check natin yung high voltage. Ito ba yung gagamitin natin para makita natin yung arcing niya, kung nag-a-arcing ba yung high voltage. So set natin, start natin. Yan. Kunin po natin tong isang test probe ng tester natin. Matituto. Ayan po, makikita nyo. Ayan. Nagkakaroon siya ng arcing. So, ibig sabihin, buo po yung mga major parts niya, yung transformer, capacitor, diode. Kasi, lumalabas yung arcing niya. So, 100% sira po yung magnetron natin kahit mukhang buo. Mukhang okay. Sira po yung kasi may high voltage nang lumalabas. So palitan po natin ng bago. At try natin. Ito po yung bago. So ito po yung luma. Ayan, parehas lang sila ng number 2M246. Kung pagkahambingin mo, halos parehas lang, parang hindi sira. Pero ayaw na uminit, kaya salpak na natin para matesting. So ayan, nakabit na po natin yung bagong magnetron. Testing na po natin. Saksak natin. Lagyan natin ng tubig. So yung tubig na nilagay natin kanina, hindi man lang uminit o naging maligam-gam man lang. So check natin ulit ngayon. Set natin siya sa 1 minute. Shoutout nga po pala kay Boss Mad Max at kay Boss Angelo Carok. Shoutout po sa inyo. Ayan, so check po natin. Ayan, umuusok na po yung tubig na nilagay natin. Mukulo-kulo pa. Uminit na po. Samantalang kanina, hindi pa napapalitan ng magnetron. Hindi siya nainit. Kaya't kung may duda tayo sa magnetron, lalo na pag tinester natin, buo naman. Check po muna natin itong high voltage niya bago tayo magpalit ng magnetron para sigurado. Kaya't kung nakatulong po sa inyo ang video na to, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong upload video. At sa mga subscribers na po sa channel na to, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta.